inaprubahan na ng Pangulo ng Pilipinas, Rodrigo Duterte, kamakailan lang ang pagpataon ng mga hakbang sa lockdown sa NCR. Sa isang bid na mapigilan ang pagkalat ng Delta variant coronavirus at protektahan ang sistemang medikal ng bansa. Ang NCR, isang malawak na 16 na lungsod higit sa 13 milyong katao, sasailalim sa panibagong quarantine o lockdown mula August 6 hanggang August 20. Sinabi ng tagapagsalita ng Pangulo Harry Roque sa isang pahayag sa telebisyon, habang ito ay isang masakit na desisyon, ito ay para sa ikabubuti ng lahat. Ang lockdown ay nasang nagkakahalaga ng ekonomiya na $4 billion ay pipigilan ng mga tao na umalis sa kanilang mga bahay maliban sa mahalagang pamimili, habang pinagbawal din ng kainan sa loob ng restaurant. Sinabi ni Benjamin Abalos, chairperson of the capital's council of mayors, ang Delta ay nasa buong Metro Manila na. Plano ng mga alkalde na palakasin ang pagbabakuna sa pamamagitan ng pagbibigay ng 250,000 doses sa isang araw mula 150,000 doses. Ang lubos na nailipat na variant na Delta na unang napansin sa India ay kumalat ng mabilis sa karamihan sa timog silangang Asya. Napalawak din ang Pilipinas ng pagbabawal sa mga manlalakbay na nagmumula sa 10 mga bansa kabilang na ang India, Indonesia, Thailand at United Arab Emirates hanggang Agosto at 15. Ayon pa, nakikipaglaban na sa pangalawang pagsiklab ng coronavirus sa Asia, ang Pilipinas sa ngayon ay naitala ang higit sa 1.57 million na kumpirmadong mga kaso ng COVID-19 at higit sa 27,000 na ang namatay. Ang bansa ay nag-uulat ng 260 na mga kaso ng Delta variant, ngunit sinabi ng mga eksperto sa kalusugan na maaaring may mas maraming mga kaso na hindi napansin dahil sa mabagal na takbo ng genome sequencing sa bansa. Ang second wave sa pagsiklab ng Pilipinas noong Abril, ngunit ang mga infeksyon ay nagsimulang tumaas muli nitong mga nakaraang linggo. Sa kasalukuyan, ang occupancy ng ospital ay 49% habang ang rates sa intensive care beds ay 58%. Sa 7% lamang ng 110 million na katao ng bansa na kumpletong nabakunahan, 10-10 pang milyon ang mga nanatiling mahina sa COVID-19. Ang lockdown ay nag-udyok sa mga namumuhunan na ibenta na ang mga stock nito, na ang index ng Pilipinas ay bumaba na ng 3.5% sa pinakamababang pagsara nito sa higit na 9 na linggo. Samantala, ang mga dalubhasa na nag-aaral ng COVID-19 pandemya sa Pilipinas ay nagsabi na ang Metro Manila ay makakaranas ng pagdagsa ng mga kaso at irerekomenda ang isang circuit breaker lockdown sa loob ng 2 linggo. Ang babala at rekomendasyon ay dumating sa kalagayan ng lokal ng paghahatid ng lubos na nakakahawang Delta variant na nagbabanta ng mas mabilis na maikalat ang nasabing virus. Ang Departamento ng Kalusugan ay nag-uulat na hindi bababa sa 216 sa mga kilalang mga kaso ng Delta variant sa nasabing bansa. Sinabi ng kagawaran ng kalusugan na mayroong kakulangan ng check ng katibayan na ang Metro Manila ay nakakaranas ng pagdagsa ng COVID-19 na mga kaso. Ayon pa sa kalim ng kalusugan na si Francisco Duque III ay sumang-ayon sa independent group ng Octa Research na nagsasabing dapat na ilagay ang isang lockdown breaker. Ano nga ba ang isang circuit breaker lockdown at ano ang dapat asahan ng mga Pilipino kung ipatupad ito? Mula sa pinakamahusay ni quarantine ng komunidad, ECQ, hanggang sa binagong ECQ, hanggang sa pangkalahatang quarantine ng komunidad, GCQ, at iba pa. Sinimulang makita ng bansa ang paglabas ng mga quarantine sa buong 2020. Ngunit sa nangyari noong March 2021, sa pag-akyat sa nasabing kaso, sinimula ng gobyerno na gunitain ang mga paghihigpit at muling nililimitahan ang mga lugar na maaaring puntahan ng mga tao muli. Ang paglipat mula sa maluwag hanggang sa mahigpit na mga lockdown kapag ang mga kaso ay tinatawag na circuit breaker lockdown. Kapag ang pagkalat ng sakit ay medyo tumataas na, ang pamahalaan ay maaaring magpahinga muli. Ang circuit breaker ay maaaring masira muli kung may isa pang mga paggulong na nangyayari at umuulit ang pag-ikot nito.
Ang circuit breaker ay ang pinakamahusay at pinakaligtas na pagpipilian kapag tumakbo ang nasabing kaso. Ayon kay Professor Jumara Bajanti ng University of the Philippines Pandemic Response Team, dahil sa isinasaalang-alang nila ang parehong kalusugan at ekonomiya sa nasabing bansa. Ayon pa, ang isang katulad na uri ng lockdown ay pinatupad sa Singapore noong April 2020 dahil sa pagkalat ng COVID-19. Ito ay isang mahigpit na hanay ng mga paghihigpit na sinadya upang baligtarin ang alon ng epidemya at pigilan ang mga infeksyon. Inirekomenda din ng grupo ng Octa Research noong March 19 na ang Metro Manila ay dapat na ilagay sa isang circuit breaker lockdown. Sabi pa ni Rabajanti na mas mahusay na makapagpasya ang gobyerno sa mga alituntunin sa lockdown kapag mayroon itong mga alarm system. Ang isang sistema ng alarma ay tumutukoy sa mga threshold, pagpapasya sa matatagalan na bilang ng mga kaso bago ang isang intervensyon ay ginagawa. Halimbawa, kung ang pang-araw-araw na pagtaas ng mga kaso ay lumagpas sa 500 sa isang tiyak na tagal ng panahon, maaaring magpasya ang gobyerno na ipatupad ang pinakamahigpit na ECQ. Dapat ding subaybayan ng publiko ang sagot ng gobyerno, sinabi ni Rabajante, habang ang mga circuit breaker ay isang mahusay na diskarte para kapag nabot na ang mga threshold ng alarma, isang hindi magandang tanda na umaakyat na pala ang kaso ng COVID-19. Ang pagdagdag ng mga kakayahan sa pagsubok, mahusay na pagsubaybay sa contact at pag-ramping ng mga pasilidad sa pangangalaga ng kalusugan ay makakatulong na maiwasan ang pagkakaroon ng muling dumaan sa circuit breaker cycle. Ipinaliwanag ng molecular biologist priest na si Nicanor Astrayaco na kapwa rin ng Octa na ang dalawang linggong circuit breaker lockdown ay naglalayong isara ang kadaliang kilos ng mga tao upang pigilan ang pagkalat ng virus, pati na rin upang magsagawa ng masinsinang contact tracing at ihiwalay ang bawat na may positive sa COVID-19. Ayon pa ni Austrayoko, napakahirap para sa mga LGU na gumawa ng masinsinang pagsubaybay sa pagkikipag-ugnay kung saan ang bilang ng pagpaparami ay 6 hanggang 8 tao kung ang patuloy na gumagalaw sa loob ng mga lungsod. Nagpapapayagan din ng circuit breaker lockdown ng gobyerno na bilisan ang pagbabakuna sa Metro Manila at makamit ang 30%. Ang NCR ay napakalapit na sa 30% laban sa Delta variant virus. Samantala, minungkahi din na paikliin ang Sinovac 2 doses interval mula 30 days hanggang 14 days at ang AstraZeneca 2 doses interval mula 12 weeks hanggang 8 weeks upang mas mabilis na maabot ang proteksyon ng populasyon.